nakakabigla po yung nangyari kay Sister Esther. Gusto sanang pumunta ni Bishop pero kailangan po siya sa vegan. Oo nga po, Padre. Pakunti kami ng pakaunti. Sa mga kasabayan ko, halos ako na lang ang natitira. Kumusta naman po sila? Hindi ko po sila pinababayaan. Inaalagaan ko po sila. Pero hinihintay ko pa rin ang pinal na desisyon ng obispo. Makakarating po sa kanya. Teresa, ngayong wala na si Sister Esther, gusto kong ikaw na ang magdala ng pagkain sa ibaba. Ilalapag mo lang ang pagkain sa pinto. Kukunin mong pinagkainan pagkatapos nilang kumain. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo ba? Thank you.
Andito na po yung pagkain nyo. Sister Rosa, bakit ba kailangan silang ikulong? At ba't hindi nalang buksan yung pintuan at ibigay yung pagkain dito sa butas? Malay ko. Puro kamalay ko. Hindi pa mas nauna ka sa akin dito. Mas marami kang alam. Alam mo, Sister Teresa, ilang taon pa lang naman ako dito. Tapos yung dumating ako dito, si Sister Esther na talaga nagbibigay ng pagkain dun sa baba. Eh, sino ba yung mga nakakulong dun? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, mga madre din sila. Siguro, hindi ka naman makakapasok ng kumbento kung hindi ka madre, diba? Mga matatandang madre yun. Ha? Pero bakit kailangan sila ikulong? Anong ginagawa ninyo? Ha? Hindi pa ba tapos yan? Tapusin na ninyo. Dinadalaw ng demonyo ang walang kwentang usapan. Bilisan na. Alas 8 dapat tulog na kayo. Tatapusin lang ho namin ito. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at ipinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, walang pagkakataon sa kasalanan ng iyong anak na mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, walang pagkakataon sa kasalanan. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, walang pagkakataon sa kasalanan ng iyong anak na mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, walang pagkakataon sa kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, walang pagkakataon sa kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Nabaliw daw sila.
Sino? Sino pa? Hindi yung mga tao sa baba. Alam mo kung paano ko nalaman. Sinabi sa akin ni... Sister Rosa. Sister Teresa, ikaw to nagtatanong. Tapos ngayon sinasabi ko sa'yo. Eh, hindi mo pa naalala yung sinabi ni Sir Fides? Dumarating ang mga demonyo kapag walang katuturan ng usapan. Demonyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo. Alam ko, gusto mo siyang makita. Pero alam mo naman ang patakaran dito sa atin. Bawal ang lumabas, lalo na sa mga nobisyada. Naiintindihan ko naman po. Kahit payagan ako, nag-aalangan din ako. Kapag ipagtabuyan niya lang ako. Bakit? Hanggang ngayon ba sinisisi ka pa rin niya? Hindi ko po siya masisi. Kung hindi ko lang sinabi yung natuklasan ko na may ibang pamilya na si Papa, hindi po sana magpakamatay si Mama. Pumasok ka ba rito para pagsisihan at pagbayaran ng mga nasa isip mong kasalanan mo? Teresa, wala tayo dito sa loob ng kumbento para takasan ang mga pasaning daladala natin sa buhay. Kung may kasalanan ka, ihingi mo ng tawad sa Diyos. Ikumpisal mo sa Kanya. Matagal na po akong humihingi ng tawad. At matagal ka na rin niyang pinatawad. Kapag nagpatawad ang Diyos, itinatapo niya ang lahat ng mga kasalanan sa ilalim ng dagat. Hindi na niya binabalikan. Kinakalimutan. Kaya kailangan patawarin mo na rin ang sarili mo, Teresa. Thank you.
Matatanda na sila. Wala na sa tamang pag-iisip. Sinasaktan nila ang kanilang mga sarili, pati ng mga ibang tao. Hindi ka nila kilala. Kaya hindi natin alam kung anong maaring gawin nila sa'yo. Sorfidas, baka hawak kung ano na mangyayari sa kanila. May mga malalaking daga at mabaho na rin yung loob. Inaasikaso na sila ni Sister Felisa at ni Sister Agueda. Linggo-linggo, pinapalinis yung kwarto para siguruhin na walang dagang makakapasok. Kaya wag mo na silang aalalahanin. Pero bakit po kailangan ni Kulong? Ba't hindi natin sila dalhin sa hospital? Dahil kailangan ng permiso ng obispo. Teresa, hindi sakit ang katandaan. Lahat ng taong tumatanda, natural na nawawala ang sariling pag-iisip. At pag nangyayari yon, saka naman pumapasok ang mga demonyo. Pinaglalaruan ang isip ng bawat tao, kahit ng mga madre. Tsaka isa pa, miyembro sila ng kongregasyong ito. Hindi sila maaring pabayaan. Ginagawa ko lang kung anong makabubuti sa kanila. Huwag ka mag-alala, darating din ang sugo ng obispo. Sila ang higit na nakakaalam kung anong dapat gawin. Kaya huwag mo na silang alalahanin. Sir Fedez, ano pong nangyari sa imahe ng batang Jesus? Ewan ko. Hindi ko alam kung ano-ano iniisip mo. Pumunta kayo sa baba. Dahil doon, marami tayong imahen. Palitan na ninyo. Sister Rosa, sigurado ako sa narinig ko. Tunog ng kuliling yun. Eh, ano ba namang kuliling yung naririnig mo? Baka namang kalembang lang ni Sorfides yun. Eh, yung mga batang umiiyak, hindi mo naririnig? Ano ka naman, Sister Teresa? Bakit naman magkakasanggol dito? Ikita mo mga madre tayo, hindi ba? Ito na yata yun niyo. Bakit hindi mo sabihin kay Sorfides yan? Ikaw nga ayaw maniwala sa akin, si Sorfides pa. Ayaw kong isipin niya na nasisiraan ako ng ulo. Naniniwala naman ako sa'yo. Narinig mo kung anong narinig mo. Hindi ka naman siguro nasisiraan ng bait. Mali ka na. Ito na ba yun? Sabi oo, kuhanin na natin ito. Uy, Sister Rosa. Ano to? Uy, si Sorfides yan eh. Oh. Oh, tapos ito si Sister Felisa. Ito Sister Agued. Ito kung di ako... Oh, kita mo. Mukhang masungit, hindi ba? Sister Caridad. Ito naman, Sister Esther yan. Sumalangit na nga. Sandali. Sino to, mga to? Ang ganda niya, oh. Bakit ngayon lang kayo? Matagal po kasi yung namin nahanap, Sir Fedez. Tawamal ko, Rekha.
kasiretsong ka. Kamumasin mo yun, kayo ni Atherz. Hedrat sem mo kay nung tanunong mo kayo. Slash nunong leha kayo. Ibigay mo ng pagkain nila. Sir Fidesz, hindi niyo ba naririnig yung naririnig ko? Teresa, masyadong malikot ang isip mo. Magdasal ka. Oh!
Ikinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo. Ipagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Alam ko, gusto mong pumunta sa burol niya. Pero alam mo rin, na bawal sa atin ang lumabas. Pwera na lang, kung tatalikuran mo na ang bukasyon mo at hindi ka nababalik dito sa kumbento. Gusto ko lang humingi ng tawad. Ano pa ang halaga ng paghingi ng tawad kung patay na siya? Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo sa Diyos. Nasaan si Carlos? Ay, may sakit po siya eh, kaya kami po ang pinapunta. Ito po, may sulat po siya para sa inyo. Para po sa... O, sige. Paalisin mo na siya. Ay, kasama ko po siya. Ay, may sakit po kasi ang kanyang ina at kailangan po ng pera niya. Baka po pwede ako po naikiusap na miski bukasan niyo na lang po yung sakit at maibigay po sa kanya. Eh, pero isa lang ang kailangan kong trabahador. O, sige. Pero tandaan ninyo ang billing ko, ha? Opo. Maraming salamat po. Doon kayo titira sa kabila. Hindi kayo pwedeng pumasok sa kumbento. Dadala na lang kayo ng pagkain. Kung may kailangan pa, sabihin niyo sa akin. Tandaan niyo lang, susundin niyo ang lahat ng patakaran ng kumbento. Intindihan po namin. Salamat po. Teresa! Tumanggi ka daw magdala ng pagkain sa baba, sabi ni Sister Caridad. Opo. Pwede po bang si Rosa na lang pong maghahatid ng pagkain? Masama ba ang pakiramdam mo? Teresa, alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman mo. Alam kong gusto mong umalis ng kumbento. Gusto mong puntahan ang papa mo. Pero Teresa, dito ang lugar mo sa amin. Sa amin ni Kristo.
Sister, may na-justice to you, Daughter of Jesus. Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang nagpapasok ng mga hapon. Tinanggap mo ang mga dayuhan. Ikaw ang pumatay sa amin. Thank you.
kasama ng mga tao nangyari dito, hindi mawawala ang kanilang pananampalataya. Mga lingkod tayo ng Diyos. Pero hindi man lamang tayo nailigtas ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Ikaw ang walang pananampalataya. Dahil hindi mo inaamin ang kasalanan mo. Ang lakas ng loob mo na magsabi na hindi ako umaamin ang kasalanan ko. Eh yung kasalanan mo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng sarili mong ina, inamin mo ba? Inaamin ko! At binatawad ako ng Diyos! Ikaw ang hindi umaamin sa mga kasalanan mo! Inaamin ko na. Patawarin niyo. Patawad. Akin ko kayong pinagdarasal. Yawa ka! Sinabi ko na na huwag kang lalabas! Ang kulit mo talaga! Pero Nay! Anong pero? Ba't di nga pwede lumabas? Kasi nga hindi ka patuli. Alam mo ikaw, hindi kita maintindihan. Bakit ayaw mo magpatuli doon sa depokpok? Kailangan intay mo pa magkapera tayo para doon sa doktor. Alam mo ba, 4 na kabataan ang namatay. Puro supot. Nay, kailangan mo bang isigaw? Bakit sa tingin mo ba? Hindi alam ng mga taga Maria na pisot ka pa? Walang sikreto ang hindi nalalaman ng mga taga Maria. Tandaan mo ngayon. Lalo mabubunog dahil sa inyo. Ano sabi mo? Wala ho. Hindi rin pwede ako lumabas. Carpe na eh. Palasan ninyo mga mata ninyo. Hindi tayo titigil sa gabi-gabing ronda hanggat hindi natin nahuhuli yung mamamatay tao. Ngayon lang naman nangyari sa atin to. Wala naman tayong dating problema ganito. Biruin mo, 4 na yung nawawala sa atin. Di kaya gawa ng aswang? Buntis lang ang pinapatay ng aswang. Hindi pisot. Engkanto? Hindi pumapatay ang engkanto. Magkakasakit ka lang, pero gagaling ka rin kapag nag-alay ka ng manok. Kung ganun, sino yung pumatay dun sa 4 na binatilyo? Kaya hindi tayo titigil sa pagronda hanggat di natin uhuli kung sino man siya. Sige, Kap. Sige, Kap. Sige, Kap. Isa kami. Tara. Tara na. Tara, tara. Tayo. Oh.
Oh, mga bata, makinig ng mabuti ha. Huwag matigas ang ulo. Oh, ngayon tutuliin na kayo. Ganito 'yan ha. Mas maganda patigasin niyo na 'yung uti niyo para pagdating dito mas madaling tuliin. Ipapasok 'yun dito tapos 'yung balat sa ibabaw ng uti niyo tatagayin kung ganoon. Eh 'yung inunguyan 'yung dahon ng bayabas na may laway niyo, lalagay niyo rito para hindi ma-infeksyon at tas takbo doon. Malinaw. Oo. Oh, mamaya yak-yak kayo ha. Oh, ano? Come na. Oh, baba, baba, baba. Oo. Dali ha. Durong. Oo. Huwag manikot ha. Oh! Ay! Takbo. Oh, yung dahon. Oh, dahon, sunod. Dali. Oo. Buboy! Hoy, Buboy, lumabas ka na dyan. Halika na nga. Halika na. Pumila ka na doon para makapagpatuli ka na. Inay, kailangan mo ng tulong dito eh. Patapos na ako. Pagkatapos ito, pipila ka na doon para makapagpatuli ka na. Halika na nga. Inay. Halika na, halika na, halika na. Manggoryo! Manggoryo! Si Buboy na susunod po ha. Ikaw nang bahala po. Akong bahala dyan. Bay, dapat naman. Laking damulag na yan. Ano yan? Okay. Oh. Tapet, tapet. Ba't ka magdalaw? Oh! Uy, uy. Tagpos ka na ba? Ano? Tinatanong ko kung tagpos ka na ba. Kasi kung hindi pa, naku, nahihirapan ka nun. Kita mo si Kulokoy kanina? Hirap na hirap si Manggoryo. Kaya kailangan tagpos ka na. Eh ano ba yung tagpos? Tanga! Di mo alam yung tagpos, ang tanda-tanda mo na. Tapos ligaw ka pa ng ligaw kay Pipay. Akaya ka? Ganito kasi yung tagpos, oh. Yan. Yan. Dapat hiwalay yung balat sa ulo. Laka naman yan. Bakit? Malit ba yun sa'yo? Hindi na, hindi na. Huwag ka nga. Gago. Ba't ka pa nag-brief? Itutuliin ka na nga eh. Tsaka kailangan mo patigasin yan para hindi na mahirapan si Manggoryo. Ha? Anong gagawin ko? Tanga. Eh di laro-laruin mo. Tapos ihiwalay mo yung balat sa ulo. Ayan na. Ayan na. Sus! Uy, Pisot, dito ka muna. Sandali, ipinagtataka ko kung bakit puro binatilyo ang pinapatay. Hindi lang basta binatilyo. Binatil yung supot. Baka naman show ko yung pumapatay. Kataw. Kataw ang tawag sa kanila. Sila ang tagapangalaga ng ilog, pero hindi sila pumapatay ng tao. Baka naman kataw, o kaya sokoy, o kaya naman soke. Tarantado, iyang anak lang naman ito ang soke dito sa Barrio del Maria eh. Tarantado ka, hindi ba itang anak ko? Pinapatay niya lahat ng kalalakihan dito pagkatapos ng mulmulan. Oh, mamaya magsuliam pa kayo ng kandila niyan. Hindi naman siguro. Mga binatilyo lamang ang binibigtima dahil sila ang laging lumalabas at tumatambay sa ilog sa gabi. Mm. Mawalang galang lang ho, Mang Taso. Alam mo yan din ang dahilan kung bakit hindi ko pinapalabas ang binatilyo ko. Eh, pati ngayong anak kong si Nano, hindi ko na rin pinapalabas. Kahit anong pigil natin sa mga bata, lalabas at lalabas din ang mga yan. Eh, kayo naman ang mga taga-barangay, kayo nang bahala sa mga anak namin. Sige po, bahala na si Kap dyan. Saan ka pupunta? Wala ho. Ihi lang ako. Ando ng palikuran, no? Tsaka,
Sputi na sputing ka, ha? Tsaka yung buhok mo, parang dinilaan ng baka sa dami ng pumadang nilagay mo sa buhok mo. Alam mo, imbis na tulungan mo ako dahil dagdag kita yan para sa panggastos natin sa eskwelahan mo. Anak, makinig ka sa akin. Pwede ba? Huwag kang gumaya sa gagong tatay mo. Yawang yun. Ang sabi, pupunta lang na Maynila. Hindi na bumalik. Iniwan ako. Iniwan tayo. Pero tinaguyod kita mag-isa. Kahit usap-usapan ako dito sa Barrio de Maria na dalagang ina, wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Dahil di naman ako dalagang ina, no? May asawa ako. Tarantado nga lang dahil iniwan ako. Kaya anak, ikaw lang ang meron ako. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Hindi talaga. Nay, hayaan mo na si tatay. Huwag ka pa rin lalabas. Sino yan? Pipay? Ikaw ba yan? Huwag mo naman akong gulatin. Dito na nga ako eh. Bahala ka dyan. Gago! Akala ko sino? Pagkaduwag sa piste eh. Uy, anong ginagawa mo dito? Nakantay mo si Pipay, no? Pakailan mo. Supot ka pa, gago! Magsalita ang tuli. Eh ako, tagpos na. Eh, ikaw, hindi pa. Sandali. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala. Tambayra. Hinihintay mo si Bogart dito, no? Uy, hindi ah. Ay, susumbong kita sa tatay mo, gago! Subukan mo ng mapatikim ka, hmm? Aba, sabi na. Bantay-bantay, baka madaling aswang. Walang aswang, gago. Ikaw mag-ingat ka kay Bogart. Ulul! Gaya, tasta. Uy! Uy! Anong ginagawa mo dyan? Naliligaw. Ayaw mo ba? Tara, ligaw tayo. Ha? Tara. Bagong tuli lang ako eh. Ano? Ba't ka naman kasi nagpatuli pa? Alam mo naman hindi mo magagamit yan. Sobra naman to. Ay, tara na, ligaw na tayo. Sige na. Ligaw tayo sa atin. Tubig pa. Sige na. Uwi na kaya tayo. Mura kang tanga, no?
Iyayain mo ako dito, tapos uuwi na agad. Sige na, tara na. Sige na. Sige, sabayan mo na. Sabay na ba? Sandali lang, sandali lang. Iniiwan pala ako. Clark! Bahala ka dyan, oy! Pipay? Ano ka ba? Saan ka pupunta? Kala ko kasi multo eh. Ang ganda ko namang multo. Buti hindi ka natakot na lumabas. Eh, mga lalaki lang naman namamatay eh. Mga lalaking supot. Hindi, pasensya. Mahal naman kita kahit pisot ke. Uy, halika na, halika na. Bata mo pa. Alam mo ba ako lumabas, di ba? May curfew? At ikaw, kasalanan mo to eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lalabas tong anak ko. Walang kasalanan ang anak ko, Kap. Mawalang galang lang ho. Huwag mo siyang sisihin. Pero saan lalaki, SP? Kaya dapat siyang sisihin? Kung hindi dahil sa anak mo? Oh! Ano? Ngayon, anak ko na may kasalanan? Ang sinasabi ko lang, Kap, kung hindi lumabas yung anak mo, hindi rin lalabas ang anak ko. Ang tanong, sino unang lumabas sa kanila? Ang anak ko ba o ang anak mo? Pabayaan mo ako dito. Ikulong nyo to. Ay, hindi mo pwede gawin yan. Walang batas na nilabag ang anak ko. Kaya hindi mo siya pwede ikulong. Aba, SP. Marshalo ngayon. Walang batas-batas. Ikulong doon. Ano ka, diktador? Hindi mo siya pwede ikulong. Wala siya kasalanan. Hindi! Ikulong nyo to! Hindi! Buboy! Uy, Buboy! Nay. Ayokong mapangasawa mo ang pamilya ng Pepay na yan, ha? Layuan mo sila. Sige na, alis na ako. Busin mo yung pagkain mo, ha? Alam ko naman ako kung ba't ayaw mo kay Cap. Dahil may nakaraan kayo nun eh. Anong sabi mo? Halika nga dito. Anong sabi mo? Nay, di ba kayo may sabi? Di Maria to.
Walang liham sa Barrio de Maria. Napaka-chismoso mo. Hindi yan ang dahilan. Ang dahilan dahil mayayabang mga pamilyang yan. Layuan mo sila. Sige na, alis na ako. Oh, ano nangyayari doon? Hindi kay aswang? Walang aswang sa De Maria. Dalawa ang sugat kung bampira ang gumawa nito. Hindi kaya kataw? Hindi ko alam. Mabuting nila lang mga kataw. Pero kung sinisira nila ang ilog, paggawa nila ng dam at mga tulay, maaaring ito ang reaksyon ng mga kataw sa pagsira ng kalikasan. Kumita na doon ang nangyari sa kanya. Nano! Saan ka pupunta? Pipay! Pipay! Ano ba? Galit ka ba sa akin? Ilang gabi ako naghintay sa kawayanan. Nakita mo itong mga kagat ng lamok? Magkakakuri kong na ako, hindi ka pa rin dumadating eh. Kasi naman, tatay mo eh. Takot ka pala sa tatay ko eh. Pipay! Pipay! Pakinggan mo naman ako! Eh kasi nga ang tatay mo eh. Siya may kasalanan. Ngayon takot ka sa tatay ko. Hindi ka nga mapapakulong noon dahil wala kang kulungan dito sa baryo. Eh kasi nga. Eh kasi. Puro ka eh kasi. Takot ka kamo sa nanay mo. Hoy, hindi ako takot. Sinusunod ko lang siya. Sinusunod? Buboy, ang tunay na nagmamahal, sumusuway, hindi sumusunod. Lalo nung kinaadlangan ng pag-ibig nila. Ito naman oh. Palibasa kasi hindi ka nagbabasa. Kaya hindi mo alam ang Florante at Laura. Hindi ko naman kailangan magbasa para malaman ko na mahal kita. Pipay, mahal kita talaga. Talaga? Maiksi ang buhay, Buboy. Tingnan mo, kamakalawa lang, kausap natin si Nano tapos kahapon, wala na siya. Kaya kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Paano? Itanan mo ko. Some people would put it. In the first place, I was duly elected as president in 1969. If it is of any meaning at all, the Supreme Court has just sustained that decision of our people, indicating the right that the elections were clean and that the majority of almost 2 million indicated the will of the people. Secondly, the Constitution of the Philippines is an articulation of what the people desire. And in that constitution is included the exercise by the president of the powers that I am exercising now. Those conditions are that there is the same
Tado kong bata ka. Anong kapre? Hindi sabi, huwali ka nga dito. Ha? Bakit nandala ka ba? Siya ka pupunta, ha? Paano mo yung curfew, di ba? Pasok! Pasok! Tayo naman eh! Pasok sa loob! Huwag ka nalabasan! Pasok! Kaya yun? Tagal. Buti naman dumating ka na. Kailangan padugoan ang pondasyon ng poste para tumibay. Nay! 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 Sira ng balak niyo. Hindi titibay ang mga poste pinagagawa ng Apo Presidente kung walang alay. Ano gagawin niyo? Sigaw mo ah. Eh paano kasi yung anak ko hanggang ngayon wala pa sa bahay? Aba talagang wala sa bahay mo yun. Dahil niyaya ng anak mo ang anak ko na magtanan. Buti na lang nakita ko si Pipay. Ano? Oo. Kaya wag na wag ko makikita yung anak mo kundi malilintikan mo sa akin. Hoy Berting, kung natuloy magtanan yung anak mo sa anak ko, edi sana si Buboy na sa bahay. Wala pa hanggang ngayon. Tay. Pakawalan niyo na ako!
Iniligtas niya ako. Nakita mo ang katao? Iniligtas niya ako. Maswerte ka po, hey, kaanak ko. Anak ko. Tama ako. Hindi nga ang katao ang pumapatay. Hindi siya halimaw. Mas halimaw ang mga tao. Ano ba yan? Pag may hinahanap ka talaga, hindi mo mahanap. Dahil ano ba hinahanap mo? Ako? Pag-ibig. Ako? Pera. Nahanap ko yung phone ko. Ah, daday nga pala. Ako naman si Amoy. Powers? Baduli. Wala akong powers. Hindi ko nga mahanap yung phone ko, eh. Ay, ako nga pala si Patricia. Patring na lang. Hello po. Ako naman si Ben. Ben sa umaga, Bini sa gabi. Ah. Sa Tel Aviv kasi, Bini-Bini ang tawag nila sa akin. Kaya, Ben. Ah, sa Israel ka? Mm-mm. Engineer sa construction. Ayoko pa sanang umuwi kasi hindi masyadong malala yung COVID doon. Kaso, tapos na yung kontrata, so no choice ang bakla. Taray naman pala, engineer. Bongga. Uy, alam mo, okay naman sa Saudi. Pero alam mo ako, nako, hindi ko na talaga nakayanan ang amo ko. Kaya nag-decide na akong umuwi na lang dito kahit alam kong malala ang pandemic. Ay, go na ang beauty ko. Uwi na. Saan ka sa Saudi? Ay, sa Jeddah.
Jen. Ikaw din ba doon ka rin galing? Naka 1 year din ako doon. Pero lumipat ako ng Dubai. Hindi ko natagalan sa Saudi. Uy, malaki ang sahod sa Dubai, ah. Yung mga salon doon. Ang laki nilang magbigay ng tip. Ah, sa salon ka? Mm. Ah, ako kasi sa domestic lang ako nagtatrabaho. Sus, huwag mo naman nilalang-lang yung domestic. Naku, trabaho pa rin yan, no? Ako din, domestic ako. Domestic, pero hindi stay-in. On-call lang, on-call Tagalinis. Sa Japan. Oh, Japan? Japan! Oh, tungga naman yung Japan. Japan. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Kung ako noon, hindi na ako uwi kasi I really love Japan. Napauwi kasi ako dahil sa trauma eh. Trauma? Saan ka na trauma? Yung huling bahay kasi na nilinis ko, nagsipuko yung matandang may-ari. Sipu, nagpakamatay? Parang Harikaru? Joker naman to. Harakiri kasi yun. Aha, okay. Eh. Ato. Hello, mahal? Oo, andito na kami. Sa Baguio kami iko-quarantine. Doon daw lahat ng mga taga-Norte eh. Dalaw? Quarantine nga, di ba? Tapos dadalaw ka. Kailangan namin mag-isolate. Bahala ka nga. Oh, sige na. Kaya naman pala hindi mapakaling hindi mahanap ang cellphone kanina. Mm, sana all may pag-ibig. Umuwi tayo. Dito lang tayo tutuloy. Nabahaba na ang Baguio. Hindi mo naman maramdam ang Baguio to. Inako, hindi pwede itong ganito. Wait lang, amor ha. Maghanap ko na makakausap. Kuya! Kuya! Oh. Ah, sino pwede kausapin? Kasi magtatanong lang kami saan kami papunta. Hindi namin alam anong gagawin, no? Sir, teka lang po. Tawagin ko lang po pwede niyo makausap. Pakabilisan, nahihirapan na kami. Ano? Ano daw? May kakausapin daw. Ayawang po kasi sino na naman. Yes, ano po may paglilingkod ko? Ay, naku, sir. Nagbabayad ho kami sa OWA. Bakit naman sa ganitong klaseng hotel mo kami patigtarahin? Kaya nga. Akala ko ba kami mga bagong bayani? Parang... Puno na po kasi yung hotel dito sa Baguio. Maraming OFW ang umuwi, kina-quarantine. Ito na lang yung bakante natin. Oh, di sana sir. Sa Maynila nyo na lang kami kinmaranting. Ganun na lang sana. Puno na rin po doon. Pasensya na talaga. Huwag kayong mag-alala. Ipaparating ko sa head office sa Manila yung mga reklamo nyo para magawa natin ng paraan. Pamatagal pa yan. Stay pa kami dito. Pero sa ngayon, delikado po rito. Pandemya, may virus. Kailangan maging safe tayo. Punta na po tayo. Oh, sir, basta yung... Sir, sandali yung reklamo namin. Pakisabi naman kaagad. Kasi yung mga buwis tsaka naman contribution namin, yun naman ang bumubuwi sa inyo. Ay, hello. Alam ko po yun. Sorry po talaga. Mahal. Pag-iisa lang muna dito po na ako sa Baguio, pero hindi ako sigurado kung Baguio ba talaga to. Eh. Parang unahan pa ata ng pikaw to. Ilang araw lang to. Sir, oo. Baka binuksan nila to para sa magka-quarantine. Gagawa natin ang paraan yan. Pero sa ngayon, nasa hello? Hotel tayo. Hello? Time rules, hello? Social distancing. Hello? Hugas kamay. Bawal po ang lumabas. At higit sa lahat, huwag po tayong pasaway. Kami po talaga pasaway. Inuwala nga kami magawa dito. Paolo, boss, ganito. Boss, pakisama lang. Pag-i-stay nyo kami nung gagawin namin dito. Kung iinisin nyo kami na magagawa. Ito na to, dito talaga tayo magka-quarantine? Wala naman tayong choice, di ba? So, Teka. Kuya, pakiakyat na lang yung mga bagahe, ha? Salamat. Ay, ang ganda naman ng hotel na to. Bagay na bagay talaga sa beauty ko. Pag ako lang nabuking talaga dito, na-demonyo talaga. Wait naman. Thank you.
pangit pala ng lugar, oy. Sa maning hotelan niyo, oy. Kaya sa taong pagpakita kay Bay Otterbach ko. Dalawang linggo pa ako dito, Tay. Gusto ko na nga pong dumiretso dyan, eh. Pero hindi naman pwede. Ang lapit-lapit mo na dito. Pero parang ang layo mo pa rin. Ay, teka, ano ba yung tumutunog na yun? Eh, hindi ba ganyan yung katulad niyang nandito sa bahay? Oo, Tay. Kaya ako nga po ito kinuha dun sa bahay na nilinis ko. Kapareho ho nung chime natin dyan. Edufurin. Oo, Edufurin po yung tawag sa mga Hapon. Eh ano yan, anak? Kinuha mo na lang basta. Eh itatapon lang naman nila to, kaya kinuha ko na rin. Tapos... Tay? Anak, anak, pre. Nawawat na ka. Nawawat. Tay! Tay! Ah!
Soto e dete ike. Soto e dete ike. Diet ka? Hindi. Naisip ko pa rin kasi yung mga ipis kagabi. Ay, naku. Ako din. Nakakita ako ng daga sa kwarto. Parang halos lahat naman ng peste dito sa hotel na to. Ah, bahala kayo dyan. Salihin ako sa peste. Ate, ayaw mo ng saging? Hindi ako kumakain ng saging. Oh, gusto mo... Mm. Ay, ang sarap kaya ng saging, lalo na pag malaki. Tsaka saging lang yung may Bawal nga tumakas. Bitiwan mo nga ako, naghahanap lang ako ng signal eh. Nakita kita, umaakit ka ng bakod. Jeric? Mar? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Miss na kita eh. Miss na rin kita. Akala ko ba lilipat kayo? Eh, wala pang balita. Ewan ko ba? Nakakainis tong sitwasyon natin. Hindi man lang kita mahawakan. Tiis-tiis na lang muna. 12 days na lang naman eh. Tagal pa ng 12 days, ha? Tingnan niyo yung jowa. Ang kanang gwapo. Pero hindi rin naman magtatagal yan. Maghihiwalay rin yung mga yan kasi wala namang forever. Ingitera ka talaga. Anong ingitera dun? Iyon naman talaga ang totoo. Tsaka hindi ako maiinggit, no? Papayag ba ako na siya lang yung may jowa? Ah, kuya. Hi, kuya. I don't play coffee kasi parang gusto ko ng siya. Sayang naman. Sige, palitan ko ng pathway, sir. Sir? Napakalantod mo! Anong malantod dun? Pag ako malantod, tapos siya hindi. Huh? Ah, kuya! Kuya! Pwede yung tsa ako bottomless? Flying kiss na lang muna. Oh. Grabe, ha? Oy, oy! Oy, miss, bawal yan ah. Oy, anong ginagawa? Miss, bawal yan ah. Di ba? Bumalik ka doon. Balik. Soto e dete ike. Buti nakuha mo to. Sayang din ko itatapon niya. Ang ganda eh, oh. Ayan. Hindi talaga tinatapon yan. Kapareho kasi yan ng wind chime namin sa bahay. Sa lolo ko yun. Ah, hosto ang lolo mo? Hindi. Ang sabi ng tatay ko, nagtatrabaho daw si lolo sa isang kumbento dito din sa Baguio. Kaya galing kumbento yung wind chime na nasa amin. Ah, so ang wind chime na to, pareho ng wind chime na galing sa kumbento. Ah, kaya ninakaw mo. Uy, hindi ko naman ninakaw. Sigurado kasi ako na itatapon lang nila yun. Mm-hmm. Wala na rin kasing kasama yung matanda.
Bira nga daw dalawin ng mga anak niya yun. Tsaka alam niyo ba, yung matandang yun, na-assign yun dito sa Pilipinas nung panahon ng gyera. Napaka-interesting naman pala ang kwento ng wind chime na to. Kaya talagang malamang ninakaw. Ayan ka na naman. Kinuha ko nga, hindi ko nga ninakaw. Joke lang. Sandali. Talaga napaka-chismoso mo. Alam ko na kung sino ang tunay na magnanakaw. Chino. Ng puso ni Amor. Ay, tara, nakita ko si Bita. Yan yung nagnakaw ng puso ni Amor. Ang sweet naman ni Lum. This is it, pansit. Matikita mo na ang tunay kong anyo, Papa. Papa. Hi, Papa. Are you excited for Mama? Papa. Papa. Ooh. Papa, come to Mama. Papa, come here. Papa. Oh, gusto ko yan. Hard to get ka. Gusto mo ng habulan? Wes, magaling ako dyan, Papa. Papa, parating na ako. Papa! Hindi ka makakatakas sa akin, Papa. Papa! I'm here, Papa. Papa! Papa! Ben? Ben?
Akala ko andito na si Ben. Nasa hospital po siya. Eh, bakit andito pa rin yung mga gamit niya? Ah, ito. Babalikan niya po ito. Eh, kukunin ko lang rin naman itong mga damit na kailangan niya. Sandali. Kung nasa hospital si Ben, bakit... Ba't po kayo nandito? Hindi po dapat kayo nandito. Delikado. Bakit naman delikado? Eh, kung mahawa kayo. Nakamask naman ako eh. Pero hindi N95. Tsaka bakit wala kayong face shield? Sakit si Ben. Eh, kasama lang natin maghapunan yun eh. Baka asymptomatic. Eh, at sabi may lagnat daw. Hmm? Ay, Diyos ko. Eh, di ba kasama natin siya palagi? Eh, di pwede tayong mahawaan? Hmm? Ewan ko naman ba kasi, bakit hanggang ngayon wala pa rin bakuna? At meron daw. Yung galing China? Okay na yun. Bakuna. Bakuna na. Sa bagay. Hindi ba niya ka kumakain ng saging? Hmm. Hindi. Kasi nakita ko sa Facebook, sabi ni Panuelo na mabisa daw sa virus itong saging. Tapos meron na naman daw na mas mabisang gamot para sa virus. Ano to, yung pampurga ng baboy? Naku, mamaya kapag yun naman ang ginamit mo, hindi naman virus ang lalabas sa katawan mo. Baka bulate. Ay, hindi. Kasi kung tinamaan nga talaga si Ben, eh, pwede na ka tayo mahawaan. Magkakaroon din tayo. Ewan ko ba? Ano ba to? May ba tayo dito sa Pilipinas para mamatay? Paubos na tayo ng paubos. Lahat, tinamaan na ng virus. Sa bagay, matatapos naman na yung 14 day natin dito, di ba? Pero, makakaalis pa kaya tayo dito? Baka ba? Salita akong nasalita eh. Wala kang kibo. Iniisip ko kasi yung mga kasabayan natin eh. Lahat sila nasa ospital na. Pero bakit ni isa walang bumabalik dito? Malam mo naman, nagpapagaling sila sa ospital. Mas diretso uwi. Uwi? Eh bakit nakita ko pa yung mga gamit ni Ben sa kwarto niya? Hindi kaya patay na sila? Diyos ko. Huwag naman si Ben, huwag. Huwag si Ben. Sandali. Kung patay na sila, dapat kinuha nila lahat ng gamit para sunugin. Di ba ganun yun? Dahil posibleng infected rin yung mga gamit na yun. Bakit? Iilang gamit lang yung kinuha nila.
mahal. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Dalawang araw na lang, matatapos na ang quarantine mo. Hindi ko kasi maiwasan eh. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ba talaga nangyari kay Ben at Daday. At sa mga naging kasabayan ko dito. Tinamaan sila ng virus, malamang. Kaya habang nandyan ka, mag-ingat ka, ha? Kung magtagal pa ako dito, hindi dahil sa virus ang ikakamatay ko. Mamamatay ako sa takot at sa pag-aalala. Ang dami mo kasing iniisip. Kung pwede lang sanang hindi ako mag-isip, sana ginawa ko na yun. Dito lang ako. Hello? Ah, honey! Hello! How are you? I'm fine. Hello? Hello? Honey? Diyos ko, ano naman ba ito? Ba't walang... Hello? Honey? Can you hear me? Honey? Hello? Ayun. Hello? Honey, how are you? Did you miss me? I miss you so much, honey. Yes. Don't worry about me. I'm okay. I'm quarantine. Yes, I'm quarantine. How about you? How are you? Did you miss me? Why? Honey, I miss you so much. Hey, honey, don't forget my allowance, ha? You know naman, it's quarantine here in the Philippines. My family needs to eat, ha? Honey, ha? Honey, hold on. Honey, I'll call you, ha? I'll call you. Bye. Sino yan? Sino yan? Patring? Ring? Ate Patring? Ate Patring? Ayos lang mo kayo? Ate Patring? Thank you.
nga nila si Daddy at si Ate Patrick. Ngayon, hinahabol nila ako. Sino? Hindi ko alam. Basta alam ko. Kasi kinuha din nila si Ben at iba pa mga kasabayan ko dito. Baka kasi positive sila. Wala silang sakit. Talika na, bilis. Saan ba tayo bumunta? Ah, dito, dito. Dito. Dito, ate. Ha? Ililigtas namin kayo. Alis na kayo. Ate Patrick, hindi. Yung daday. Yung multa na nakikita mo. Pinabalangin tayo umalis dito. Pero... Hindi tayo nakinig. Hindi. Aalis tayo dito. Magkakasama tayo. Lalabas dito. Jeric, ano ba? Buhati mo si Ate Patrick. Dali. Alika na. Alika na. Lumabad kayo. Salika at sumama na kayo sa amin. Alis na. Alika na. Dito, dito.
anak ko. Jerick, sama juga lo. Dali, ako na yan. Tay. Ako na. Sige ho. Ayan. Oh, ayos ah. Maraming salamat ha. Niligtas mo ako. Masalamat tayo at buhay ka. Oo nga po, tay. Kumakatok ka. Sandali, ate ko. Sige. Sino yan, tay? Ang pintuan, huwag kang lalabas. Ingat
papasok. Kaya kung ako sa'yo ay huwag na huwag kang lalabas. Ingat ka, oo mahirap na. Hindi mo alam kung anong meron sa kabila ng pintuan. Huwag kang lalabas. Alam sa loob, kung marami ka dyan, di mo ba naririnig ang mga babala? O katulad ka lang din ng iba na nagbibingi-bingihan at kunwari. Di mo halata, simula sa fourth eye. Dami ng istorya at mga kwentong ganyan, dati na lang katala. Mga tao sa katigasan ng ulo daw, imbis na mabuti ka, balik taro na na pala. Tila may panganib na, lagi nakatitig at mga atake. Ingat ka kasi mahirap na, baka isa ka pa sa madali. Pwedeng meron, pero pwede ding wala. Pwedeng tama, pero pwede ding mali. Pwedeng totoo, pero pwedeng hindi. Basta huwag kang makakampante. Imahinasyon malikot na lang ba ang lahat na malikmata? Ihit ng hangin, biglang lumamig na nagpanginig sa mga panga. Mga boses ko na naririnig, kalustos at yabag ng mga paa. Katakataka, kakabakaba, basta kahit ano mangyari, tandaan mo na. Huwag kang lalabas. Ingat ka, oo mahirap na. Baka di ka na makabalik papasok. Kaya kung ako sa'yo ay huwag na huwag kang lalabas. Ingat ka, oo mahirap na. Hindi mo alam kung anong meron sa kabila ng pintuan. What the lullaby?